Hi everyone, so welcome back again to my YouTube channel. In today's video, ayan guys, maitatry ako ngayong sikat siya sa TikTok, yung sunscreen. So one of the sunscreen na pinopromote ni Wear Sunscreen sa TikTok, ito yon. So galing siya kay Your Bottle Babe. So ito yung shop nila guys, ililink ko sa baba kung saan ko siya nabili. So ito ay galing siya sa TikTok shop. Ayan, so 197.05 yung nabayaran ko. So it's actually a COD, cash on delivery. So it took more than 3 days siguro para nung dumating ito. So it's just arrived today, so we will be unboxing. So when you open it, meron siyang pa-free. Ayan, may pa-free sa sailor. Cola drink, coffee latte. So ayan. So ito ay hindi naman talaga ako nag-aano yan, hindi ako mahilig. So we'll just sit aside yung freebies. The only reason and the only main purpose of this vlog is to have a review of this. Ayan, ito na siya guys. I don't know if nakikita niyo, nagre-reflect kasi since gabi ngayon tsaka hindi masyadong ano yung ano ko, camera. So ito ay Sunkist Illuminating Sunscreen from Bareface. Ayan, Bareface Sunkist Illuminating Sunscreen. It's actually a SPF 30 lang siya with PE++. So meron siyang hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, niacinamide and vitamin E. So although ito yung first time ko mag-use ng SPF 30. Although before, yung mga ano ko, previous use ng sunscreen is SPF 50 talaga. So this time around, we will be downgrading for a little while. So magda-downgrade muna tayo with SPF 30. So we will be unboxing this. I-review natin. So ano man mas ano. Although na-try ko na 'di ba yung SPF premium brightening sunscreen ni Fairy Skin. So tas na-try ko na rin yung ano. Although ito guys. Ayan. So it's familiar 'di ba? So it is actually from Honest Glow. Hello guys. So good day. So as promised, I will make a comprehensive review based na nakikita niyo sa thumbnail at saka sa title. So ito na nga, 'di ba? So kaka-review ko lang nung Honest Glow sunscreen, and then last week, and then ito naman is the Bareface Sunkist Illuminating Sunscreen. Yes. So from Bareface. So ito yung recommended din siya ni Wear Sunscreen. So ngayon itatry natin mag-apply nito, or basically ito yung first time ko first day actually. So first day ko ngayon, and yan, as you can see, nakikita nyo naman. So hindi ko lang nakakalimutan ko na kung magkano ito guys, pero i-check out nyo lang sa description box, nandyan yung link kung saan ko siya nabili. And yeah, ito una naman is punta muna sa packaging. Maliit lang siya guys. Ito ay 50 grams lang. And then makeup base siya, sweet resistant. Then SPF 30 lang din siya. So well, it's a big downgrade kasi nung mga last ano ko is SPF 50+, 'di ba? So ito ay SPF 30 PE++. Well, it's not a matter kasi since nasa bahay lang din naman ako, I'm not too exposed sa sunlight. Well, it try natin. So as you can see, sealed na sealed pa siya. Hindi ko pa siya na-try. Actually, ngayon naman, itatry natin siya. Although, I like the packaging. Ayan guys. So super ano siya ha. Super ano siya. Tawag nito?
feminine talaga. Ayan. I don't know kung makikita niyo talaga siya. So, konti lang siya, mas about 6 inches. So, itatry natin siya. Sealed na sealed. Ayan. So, mabilis lang pala eh, ano. Ayan. Ayan siya, guys. Yung consistency. Ayan. So, para sa akin, konti lang talaga siya. So, medyo ano siya, guys. Yung hindi masyadong maamoy. Ayan. Well, okay naman siya, guys. Wala siyang white cast. And then, mabilis siyang ma-absorb sa skin. So, mabilis siya mag-absorb sa skin, no white cast. Ano nga siya talaga? Parang water-based. So, actually, meron siyang hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, niacinamide, and vitamin E. Well, itatry natin ito for 7 days na naman. Ayan. Well, guys, see you on the next days. Para sa a few updates sa paggamit ko nitong niacinamide. And para malaman natin kung ano yung mga na-discover ko. If there are a few changes or a few significant changes talaga sa ating face. Yan. So, para siyang water-based kasi since mabilis siyang i-blend. Although may mga ano-ano siya pero it's okay. Sis, kapag matuyo na yung kakaligo ko nga lang. Yan. Well, tingnan natin mamaya yung afterglow effect nito. Well, see you guys later. Hello everyone. So, today is my third day ng paggamit ng bare face sunscreen. So, look what I have got. See? So, nagka-pimples ako guys. Unfortunately. Ayan. So, buti na lang to the rescue yung OxyCure. Ito. So, ito. So, the one that you see in my face now is the OxyCure powder mud. So, to the rescue siya kapag may tinutubuan ako ng pimples. So, as you can see, yung mga may dots dyan, pimples yan guys. So, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung bare face sunscreen na yon or hindi na since it is my 7 days review pero we will try, we will see the few days. So ititry, ipupush pa rin natin kasi meron kapag ka umano to humupa yung ano ko, yung pimples ko, ititry ulit natin. Kapag ka tumubo ulit, well, it means na hindi talaga siya hiyang sa akin. And yeah, napansin ko rin during my second day parang may nag-ano namumula-mula talaga sa mukha ko, so which is not good para sa skincare. So better na hindi ko na talaga siya itutuloy. But of course since this is 7 days review nga, di ba? Well, itatry pa rin natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sisikapin kong i-pursue itong 7 days review ng bare face sunscreen. Well, hindi ko siya sinisiraan. This review is based on my personal review, honest review. Well, actually, marami din naman siyang magagandang feedbacks at review sa TikTok. It's just that hindi talaga siya siguro hiyang sa skin ko. Hindi talaga siya siguro formulated sa skin ko. And yeah, the ingredients and
SPF, nakalagay is SPF 30. Although, it's not really matter for me since nasa loob lang ako ng bahay. Minsan lang ako nalabas. So, it's really not the matter for me. Pero, the ingredients itself, well, I guess, meron sigurong hindi ko as in nagustuhan or sa skin ko, sa pag-adapt ng skin ko. Well, actually, marami siyang good feedback sa TikTok. And, yeah, try nyo lang, guys, sa nasa link yung description box. Nasa baba yung, nasa description box yung link kung saan ko siya nabili. Well, obviously, it's a good deal since affordable lang naman siya. Then, ayun nga, parang hindi talaga siya yung sa akin. Well, kapag humupa ito, mag-try ulit tayo. Although ngayon, hindi pa ako nag-try ng iba. Then, ito na nga, diba? So, nag-skip muna ako for one use. So, mamaya mag-try ulit ako. Mabilis lang naman siya. Maghupa yung pimples ko since to the rescue yung powder mud ng Oxycure. Well, siguro we will see the following days or the final judgment kung talaga bang okay, we will see another day sa few days ko kasi para maano nyo talaga, kasi para sabihin nyo na sa akin na nagsisinungaling ako or what. So, well, dapat talaga honest tayo, diba? So, yun talaga ang pinaka-the best. Honest tayo sa ating nire-review. Kasi, alam nyo na, this is, hindi talaga basta-basta mag-ano ng review. So, this is just based on my personal experience. So, well, marami din naman nagsasabi na hiyang sa kanila. Pero ako, hindi ko talaga siya hiyang. Siguro, kasi tinubuan ako dalawa agad. Ito, yung malalaki. And the rest is tatlong small dito. Tutubo na rin siya. Puputok na rin. Eh, ayan guys. So, better tapusin nyo muna itong video na to. Kasi, magpo-post ako about this. Bare face and screen. Ayan. So, thank you guys and see you on the next day. Hello guys, good morning. So, itong aking pinaka 9-day na paggamit nitong Sun Kiss Illuminating Sunscreen from Bare Face. So, ito guys what I have got. Nakaka-bad trip, diba? So, ito yung final thoughts ko about the product that I've used this sunscreen. Ayan, ito. So, halos wala na siyang laman, guys. So, sinulit ko talaga siya. So, far, ito yung napala ko. Although, ito yung final thoughts ko, ha. Okay naman yung product. Wala akong complain. Yung problem lang is, parang hindi ako talaga hiyang. So, ayun lang. Hindi ako hiyang sa product. And, talagang pinipimples ako, guys. Tinubuan ako ng tigiyawat. Ito. So, buti na lang merong Oxycure powder mud. So, to the rescue. So, tinuloy-tuloy ko yung talaga for the review. Ayan. So, para naman hindi yung masabing scripted yung aking content. So, talagang tinuloy ko. Even though alam ko na may rest. So, ito yung napala ko. Ayan. May pimples. And then here. Okay na siya. Ito, tinubuan din ako dito nung nakaraan, pero okay na. Ito na lang din. So, ayan guys. So, kung gusto nyo hindi naman itry, nasa sa inyo naman. Pero sa akin, ay hindi ako hiyang sa product. Wala akong complain. Okay yung product na to, ha. Wala siyang white cast. Pang ano talaga siya, parang pang makeup na sunscreen, makeup base siya. So, ayan. So, if you'd like to order, nasa description box below. So, i-check out nyo na. Mas mabuti kung kayo talaga mismo ang mag-try kaysa naman mag-base kayo sa personal opinion ng ibang tao, diba? So, ayun lang. Disclaimer ko lang. So, para sa akin, wala akong complaint sa product. Although, okay naman siya. Ang the only problem lang is yung formulation niya sa akin is not, hindi ako hiyang sa product. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and yeah, see you in my next vlog.